Hello guys, magandang hapon muli sa inyo. Mga ka-Gentle Freaks, I'm back. So, ang i-share ko naman sa inyo ngayon guys, tungkol naman sa problema natin sa mga alarm system natin sa ating mga matik na sasakyan o basta kung ano yung mga auto natin na alarm, siguro magkakapareho lang din ng nagiging problema natin. Yung tag dito, yung nagiging sensitive siya o kahit ayaw natin siya umalarma, umaalarma siya. Basta ganun ang nagiging sitwasyon. Masakit sa tenga, nakakastorbo sa mga natutulog, nakakapitbahay natin. Tapos iniisip pa natin, maglolobat kagad yung battery natin. So ganito lang, napakasimple lang yung solution guys. O mga ka-Gentle Freaks, huwag muna kayong tumawag ng mga electrician o auto electrical. Ito muna ang subukan nyo. So doon na tayo kagad sa solution. So ang sitwasyon natin, nag-iingay, umaalarma, hindi natin makontrol. So ito lang ang solution guys. Napakasimple lang. Punta lang kayo sa isa, sa yung pinaka brake pedal nyo. Di ba may brake pedal sa mga matik natin sa sasakyan o sa Lancer natin o sa mga auto natin? Kasi itong gamit ko, Mitsubishi Lancer GLS na 2010. So ganito lang guys ang gawin nyo, no? Pag nagka problema kayo. Kasi talagang inano ako nito eh. Napuyat ako sa paghahanap ng solusyon. So babaliktarin lang natin to guys. Itong ating, naku, hindi ko na pala mababaliktad yung video nito. So ipapakita ko na lang sa inyo, sana makikita nyo. Iti-twist ko na lang to. So papakita ko sa inyo guys yung button na, o yung pindutan na pipindutin nyo in ilang segundo habang naka-on switch kayo sa ignition. Ayan guys, sana nakikita nyo. Ayan, kulay pula siya. Ayan. Ayan. Pipindutin nyo lang yan guys, yung button na yun na kulay pula, na kulay red o kulay pula, habang naka-on yung switch nyo. So ang magiging tawag dito, malalaman nyo pag okay na siya yung alarm indicator nyo, magi-steady ang light. Ganyan. So pag nag-steady ng ganyan, hindi na nagbi-blink yung pinaka ano nyo, yung alarma nyo, yung sa may manibela. Ayan, sa may manibela. Ayan. Ibig sabihin, pag hindi na yan nagbi-blink, hindi na gumagalaw, hindi na kumukurap, okay na yan. Hindi na sensitive, hindi na mag-iingay yung inyong mga auto, yung mga alarma. So hindi na siya mag-a-alarm, hindi na magigising yung tulog. Nahirapan talaga ako niya yun guys, hanapin. So bago kayo magpagawa, subukan nyo muna yan. I-on nyo yung switch nyo sa ignition switch, tapos i-press nyo siya ng mga, sabihin natin mga 10 seconds or 15 seconds, tapos okay na siya. Tapos ang mangyayari, hindi na magbi-blink yung alarm system indicator nyo. Kasi pag nagbi-blink yan, automatic talaga. Magiging sensitive siya, kahit tamaan lang ng pusa o galawin lang ng pusa yung sakyan nyo, mag-iingay siya. So magigising talaga yung tulog. So yun lang muna guys ang mai-share ko sa inyo bago kayo magpagawa ng alarm system nyo sa, o tumawag ng electrical, auto electrical. Try nyo muna yun. So sumakit talaga ulo ko, napuyat ako nung kakahanap, kasi sabi ko, inisip ko, malolobat kagad yung aking battery, sayang bago pa naman. So yun lang muna guys, sana nakatulong. Pero naniniwala ako dun sa mga kagaya ko na, kasi dalawang taon pa lang ata sa akin itong matik na to. So ngayon ko pa lang na-experience. So nag-try ako sa mga ibang vlogger, wala akong makita na ganitong modelo
na 2010 GLS na nagiging problema. So ngayon, may share ko to sa mga kagaya kong parehong modelo ng aking sasakyan. So yun na muna mga ka-Gentle Peaks. Salamat sa Diyos at nakapag-share muli sa inyo.